Itong araw mga idol ang naging dahilan kung bakit itong si D'Angelo Russell ay hindi nakalaro sa Lakers laban nga sa Thunder. Pero bago natin pag-usapan yan mga idol ay pag-usapan muna natin itong ang big win na itong ang Golden State Warriors laban dito nga sa top team sa Eastern Conference na Sixers. Nanalo sila 120-112 mga idol after being down dito nga sa 3rd and 4th quarter. At mga idol, kahit na yan, grabing performance ang ginawa ni Embiid. 46 points, 9 rebounds, and 8 assists. Wala si James Harden dito kaya tumulong si Harris ng kanyang 23 points. Pero mga idol, lang dahil nga sa 33 points off the bench neto ni Jordan Poole ni JP in just 32 minutes ay panalo ang kanyang koponan. Super efficient din siya mga idol, 52% sa field and 54% sa kanyang 3-pointers. Stephen Curry with a performance of 29 points, 8 rebounds and 3 assists, Draymond Green 10 and 10. At mga idol, alam nyo ba after the game kinompronta neto ni Jordan Poole ang mga Warriors post-game announcer at sinabi niya nga na naririnig niya nga daw ang slander. Sabi dito na hindi niya nga daw yung ina-appreciate at talaga namang naging awkward ang naging moment dito sa post-game interview na ito. Pero nakita nga daw ng Warriors fans ang playoff JP ngayong araw laban nga dito sa Philadelphia 76ers. Kaya naman ngayon mga idol, itong ang Golden State Warriors ay unti-unti nang nasosolidify ang kanilang posisyon sa 6th spot at malaki nga rin ang kanilang tsansa na umangat pa nga sa 4th seed dito sa West. Anyways mga idol, ngayon ay pag-usapan na nga natin ang naging dahilan nito ni Coach Darvin Ham before the game na sinabi niya kung bakit nga daw hindi makakalaro itong si D'Angelo Russell. Well, kahapon kasi mga idol, after nga ng laban ng Lakers against nga sa Phoenix Suns noong Thursday ay in-announce na itong si D'Angelo Russell ay questionable nga daw sa kanilang next game. Ayun ay sa Thunder. At ngayon sa pre-game interview ni Coach Darvin Ham, kanya na nga ang sinabi na hindi maglalaro si D'Angelo Russell dahil nga daw sa kanyang right hip. Meron nga daw siyang hip soreness mga idol. It's not too serious naman daw pero serious enough para nga kailangan na siyang i-manage. Hindi mo na palaroin at ipahinga. Ang sabi naman ni Coach Darvin Ham na ito nga daw si Russell will be day-to-day going forward. Well, talaga namang good news mga idol na marinig na day-to-day lang itong si D'Angelo Russell. Pero alam nyo ba mga idol, ang last time na sinabi neto ni Coach Darvin Ham na day-to-day lamang si D'Lo ay nung nagkaroon nga ng ankle injury itong si D'Lo mga idol laban nga sa Warriors, and then guess what? 2 weeks na nawala itong si Russell. Yung day-to-day ni Coach Darvin Ham ay nauwi nga sa 2 weeks. Kaya nga yan ngayon ang pinangangambahan neto ang Lakers fans. Baka ayan na naman daw si Coach Darvin Ham. Pasabi-sabi ng day-to-day tapos seryoso naman pala yung injury neto ni D'Lo at hinahide lang sa Lakers fans para nga daw hindi mangamba. So sana nga this time tama na itong si Coach Darvin Ham mga idol na hindi talaga seryosong injury ang natamo neto ni D'Lo at pahinga lang ang kinakailangan. At hindi nga siya nagsinungaling na day-to-day lang talaga ang kanyang injury timeline. Pero kahit wala nga ang starting point guard ng Lakers ngayong araw laban sa Thunder ay panalo pa rin naman sila mga idol, at ngayon ay nakaupo na sila sa 8th seed. Ay grabe rin kasi ang performance ni Lonnie Walker mga idol ngayong pinalaro na siya after ng ilang games na hindi nga siya pinapalaro kahit isang minuto. Si Lonnie Walker off the bench in 23 minutes, 20 points mga idol, 58% sa field. Si Dennis Schroeder din mga idol stepping up, 21 points. 12 points yan mga idol in the 4th quarter to secure the Lakers win. Kaya naman, hindi na masyadong problemado ang mga Lakers fans ngayon dahil kahit walang D'Lo, panalo nga sila. So let's see mga idol sa next game ba kung makakalaro na itong si D'Angelo Russell kung gumaling na ang kanyang hip soreness.